Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. Pag-uusapan natin today is about mga DNS naman na nakaka-minimize or nakakabawas ng ads. Okay? Hindi ko na pwedeng sabihin kasi na talagang natatanggal yung ads kasi may mga apps like YouTube, hindi na talaga matatanggal ng ads yun since may sarili silang internal DNS at sariling cheche-breche, okay? So, hindi po natin talaga matatanggal ang ads sa YouTube unless na lang kung gagamit kayo ng third-party na mga apps like Vans, kaso ewan ko lang kung active pa ang Vans or tsaka iba pang ano. So, basically, ito ay mga DNS lang na mamiminimize yung ads, okay? Bibigyan ko lang kayo ng sample and bibigay ko na rin sa inyo yung mga list na ginagamit ko na tested ko na talaga nakakatanggal ng ads. Okay? Pakita ko muna sa inyo para malinaw sa inyo. Ang aking DNS ay naka-off. Okay? See? Private DNS naka-off. Sa mga hindi po nakakalam, ang private DNS ay nasa loob lang po ng settings under network. Okay? So, yun. Ngayon, pinakita ko sa inyo naka-off. So, pwede tayo mag-open ngayon ng mga apps. Kapag naka-off ang DNS kasi, gamit lang natin normal na DNS, yung default lang na DNS na naka-built-in sa Wi-Fi natin at saka sa smartphone, nag-show ang mga ads kapag nag-open tayo ng app. Like this one, example, natin kung magkakaroon ng ads. Yun. Yan, ads agad. So, syempre nakaka-irita yan. Kadalasan ngayon sa mga ads, full screen eh. So, tanggalin natin, skip, tapos open tayo, may ads ko natin ulit pagka nag-open tayo ng yung ads ulit. Sko po. So, di ba nakakairita po na sunod-sunod ang ads? Pag marami tayong ganyang apps sigurado sa ating ano, yung mga mahilig dyan na gumamit ng mga kuno-nong apps, nakakairita po na ang daming ads lagi. Ano? So, paano po natin mamiminimize siya kung hindi mo natin matanggal ng 100%? So, ang gagawin po natin, gagamitin natin ng private DNS. So, sa mga hindi pa alam kung paano gumamit ng private DNS, punta lang po kayo ng settings. Punta kayo sa network and internet nyo or iba-iba. Basta mostly sa mga network yan na settings ng ating mga smartphone. Sa akin, nandito. Pagkapasok sa network, nandito na agad sa pinakababa. As you can see, private DNS. So, i-activate ko lang po dito sa pinakababa. Private DNS provider hostname. May nakalagay na actually, okay? Pwede nyo po kasing i-edit yan. Depende kung meron kayong mga alam. Mamaya, bibigyan ko yun ng complete list. Okay? Ito ang gamit ko is mahaba ito. Itong gamit ko ito. Papansin nyo ang haba niya, no? Pero may mga may ikli din naman. Pero papakita ko lang muna sa inyo. Since nakalagay na yan dyan, gamitin na natin. Save. Okay? O, yun. Yan yung talaga ano, ang haba niya, no? Pero effective po yan para sa akin. So, test na natin. Bago natin i-test, kailangan natin i-clear data yung app. Since may na-download na siya ng mga ads before, para sure na wala na talagang ads na nalalabas, or at least hindi man ma-zero, at least ma-minimize yung ads, clear data natin. So, na-clear data ko na, sis. Naka-gray na. Ngayon, try na natin gamitin si yung app na ulit yun, yung maraming ads na yon. Tingnan natin kung lalabas pa yung ads na kanina pa niya ipinangkukulit sa atin. Waiting. Oh, wala. Dire-diretso tayo. Hindi po yan ads. Kanya rin po yan. Extra natin. Skip natin ulit. Try natin mag-open ng isang feature. Remover. Tingnan natin kung maglalabas na ulit ng ads. Hindi ulit. See? Tutorial niya po yan. So, wala. Walang ads. Try natin sa ibang apps. Baka sa ibang apps mag-work. How about itong Bilibili? Tadtad ng ads to, no? You know? So, try natin mag-play kung magkakaroon ng ads. Walang ads. Tuloy-tuloy po yan na play. Oop, forward. So, wala pong ads sa paligid. Wala pong nagpapakita dito sa mga singit-singit na ads. Di pa tayo ng ibang video. Baka tsamba lang. Try natin ang Spy Family. Wala ding ads na lumabas. Champ tayo. Wala pong ads. No ads. Okay? So, ano pa ba mga may ads na alam nyo na app? Teka, meron ba ako dito mga collection na ganun? How about try natin sa mga website? Ano? Website naman. Ano ba pinakamaraming ads na website? Like, try natin sa unbox.ph. Maraming ads yung website na yon. Try natin kung maglalabas yun ng ads. May nakikita ba kayong ads? Yung ads na dapat na nandito, nakalagay sa sponsored advertisement blanco. Hindi siya ngayon makapag-show ng ads. See? Mag-open tayo ng isang article kung maglalabas siya ng ads. May lumabas po ba na ads? Yun pa rin, oh. Sa sponsored advertisement, wala pa rin ads. Okay? Try naman natin kung i-off natin. Kung babalik ba yung ads. Okay? Try na natin yan, syempre. Para makita nyo yung difference. Off natin yung private DNS. Tingnan natin kung maglalabas ulit ng ads. Okay? Refresh natin to. Boom! Ayun, may ads na ulit. Agad, ayun, naglalabas na yung mga ads. Open tayo ng isang article. Boom! Infinix, Crystal, Reno, ayun, marami ng ads. See?
the difference. So, try naman natin iba naman na pantanggal ng ads. Ito po yung list ko kasi dyan. Yan. Try naman natin yung mas maikli kasi kanina napakahaba. Ito maikli lang. Copy natin. Try natin ulit kung gagana yung ads. Once na ilagay na natin, save na natin. Tapos off natin muna yung wifi and then i-on natin ulit. Okay na? Tapos tanggalin natin lahat ng mga na-inopen natin kanina. Siya na lang ulit ang on. Then try natin ulit. Yun. Unbox.ph. Wala na naman ulit ads. Try natin. Okay. Wala na ulit ads. Hindi na po ulit lumalabas. Try natin sa apps naman ulit. Yung kaninang tad-tad ng ads din. Kung mag-work din ng ganitong klase ng DNS. Waiting tayo. Waiting. So, walang ads. Pili ulit tayo. Hindi po yan ads. Example lang po yan. Pili tayo. Okay, iba-iba to. Try natin ang art effect. Try natin to. Kung may lalabas na ads, walang lumabas na ads. So, tuloy-tuloy po tayo nakakakilos pagka walang ads. So, pinaka-effective po sa DNS kapag kakagamit nyo lang, i-clear data nyo yung app para talaga mabura yung mga na-download na ads ng isang app before kayo gumamit ng DNS, clear data nyo. Or minsan, kahit na nag-clear data kayo, lumalabas pa rin, gawin nyo, i-restart nyo yung phone. Minsan kasi nag-i-stay yung lumang DNS sa cache file. So that is why minsan kailangan na lang din natin i-restart kung hindi nag-work. Okay? Or pwede rin na tanggalin nyo na lang sa recent apps, yung mga apps na gusto nyo i-try, and then i-off nyo pansamantala or i-airplane mode nyo ng at least 10 seconds, then ibalik nyo para talaga mag-work yung DNS. Okay? So, yun po, mga pantanggal ng ads. Ito po yung list. Gawin nyo na lang po is screenshot nyo na lang para i-save nyo tapos gamitin nyo po yan sa inyong mga smartphone. Okay? Mga paalala lang po pala bag gagamit kayo ng DNS. Paalala lang po. Yeah, screenshot nyo muna. Okay na? Pag na-screenshot nyo na, continue tayo. Paalala lang po, kapag gagamit kayo ng mga DNS, mas effective po sila kapag regular data. Okay? Regular data. So, gamit natin dito, wifi pala, no? Pakita ko sa inyo yung data effect. Baka sabihin nyo, wifi lang gumagana. Gumagana rin po yan sa mobile data. So, ang gamit natin dito is, as you can see, naka-off yung wifi. Okay? So, try natin. Papakita ko muna sa inyo din ang connection sa settings, connections, more connections, mas malayo, mas nakatago sa Samsung eh. So yung private DNS set natin sa off muna, pakita ko muna sa inyo. Okay, try natin tong Yugatech website naman tayo. So Yugatech tayo, alam ko may mga ads dito eh sa website na to. Yo, okay, so may ads ba rito? Teka, hindi pa pala tapos mag-loading. So may ads ba rito? So far, wala ko nakikita ang ads. Naka-off naman yung yung DNS. Ayun, may ads na. Kinakita nyo? See? May ads. Yun, may Shopee, so on, so forth. So, try natin i-minimize yung ads na yan. Di pa tayo dito. Tanggalin na natin. Close na natin to. Close na natin yan. Close na natin yan. Close natin yan para refresh ulit. Now, babaguhin natin si DNS. I-turn on natin. DNS set to private DNS. Yun din ang gamit ko rito. No ads, freednscontrolD.com. Okay, actually hindi lang ito. Marami pa, di ba? Nakita nyo sa list kanina yung DNS AdGuard. Yun yung pinakasikat eh. Pero dahil nga marami na gumagamit ng DNS AdGuard, I think mas okay na ito naman ang gamitin nyo from controlD. controlD is from Windscribe, yung isa sa mga pinagkakatiwalaan kong free na VPN app. Pero ito, free din to. Don't worry, wala po kayo babayaran dito. So, yan po. Andun po yan sa list kanina na pinakita ko sa inyo, yung pinascreenshot ko. Try natin din ulit. Okay, save. Save na. Yo, nag-work na. Again, gumagana lang po ito sa mga regular mobile data. Okay, data po gamit natin, hindi na wifi. Ngayon, try natin yung itong GSM Arena, alam ko. Yan, may ads siya, diba? I-refresh natin kung lalabas yung ads. Hindi na lumabas yung ads. Wala na. Blanco na rito para sa ads. Try naman natin sa Unbox Diaries. Ito, Unbox Diaries. Alam ko, tad-tad din to ng ads eh. Okay, wala pa tayong nakikita ang ads. Wala tayong nakikita ang ads. Try natin ng yung mismong website, ang mismong page. Wala po tayong nakikita ang ads. So, effective siya. Pero like I said, kapag hindi nag-work, i-clear data nyo muna yung app. Or kahit wag clear data,
siguro tanggalin nyo lang sa recent apps and then airplane mode ng 10 seconds. Then try nyo ulit after 10 seconds. Baka okay na. Okay? Pero sa mga apps talaga, like yung games, minsan masyadong matigas ang ulo mo, medyo mahirap kontrolin, talaga i-clear data mo. Pero kung makukuha naman sa pag-clear sa recent, okay na po yan. Basta huwag nyo kakalimutan na i-off muna yung or i-airplane mode nyo ng 10 seconds lang. Okay na po yan. Usually, nag-work na po yan. So again, ito po yung list. Yan. Bahala na po kayo dyan kung paano nyo gagamitin. Uulitin ko, hindi po siya absolute na talaga tatanggalin niya. Zero yung ads nyo, ha? I-minimize niya lang. Yun na nilagay ko, minimize lang yung ads. Okay? At least kahit pa paano, makakatulong na mabawasan ang consume sa mobile data nyo. Lalo't naka-promo lang kayo, limited lang yung mobile data nyo, hindi agad ubos dahil sa ads. Also, mababawasan din yung pagkairita nyo sa dami ng ads. And mas ma-enjoy nyo na yung inyong mga apps and games ng masyadong pinuputakte ng ads. Kasi hindi na masyadong napapakita ang mga ads. Pahabol ko lang pala, para saan pa itong automatic sa private DNS? Kapag nagloloko yung DNS mo dahil sa mobile data or dahil sa internet, minsan useful din itong automatic. Kapag hindi akma yung signal, yung current internet connection mo dun sa DNS na ginagamit mo, yung automatic ang magde-decide kung pwedeng i-off nyo muna pansamantala or i-on niya. Okay? So, kung tingin nyo nawawalan kayo lagi ng internet, napuputol-putol for some reason dahil sa DNS na ginagamit nyo. Hindi lang itong ads na to, baka sa ibang DNS din. Minsan ganun din sa Google DNS eh. Kahit Google pang gamitin mo na DNS, yung mismo official na Google DNS nila, ganun din, nagloloko din minsan. So, the best na option is automatic na lang. So, i-automatic na lang yung inyong setting sa private DNS. So, basta make sure na may nakalagay na rito, may naisulat na kayo, may na-type na kayo na DNS, and then set nyo lang sa automatic. Okay? I-save nyo lang to, then automatic. Alright? So, yun lang. I hope naging helpful. Try ko maghanap ulit na mas marami pang mga ganitong DNS na nagiging useful, makakatulong. Hindi po ito gaming DNS, ha? Pang ads lang po ito. Although, pwede po kayo dito makapag-browse ng mas safe, makapag-download ng mas safe, makapanood ng mga sa bilibili ng walang masyadong ads. Okay? Yun po ang pinaka-purpose nito. Kung gusto nyo naman ng gaming DNS, I think meron na tayo yung unang video before dito, yung 2023 version din. Panoorin nyo na lang din. Okay? So, yun. Also, please don't forget to subscribe, like, and share. Meron din po pala akong dalawa pang channel. Yung isa, Tech News naman, for mga tech news. Yung mga bagong balita about sa tech world. Sana consider nyo rin po mag-subscribe doon, Rain Manguera. And meron din po ako mga travel vlog. Samahan nyo ako para makita nyo naman yung personal ko, mga pinagagawa sa mga free time ko. Ang pangalan naman po is Awkward Pinoy. Sana supportahan nyo rin po ako doon, please. Para medyo mabawasan din yung stress ko at makapag-isip ako na mas maayos na mga susunod na content. Okay, makakatulong naman po sa akin na nag-e-enjoy din ako ito paano. Kasi buong pandemic, 2019, 2020, 2021, hanggang 2022, talaga nagkulong lang ako sa bahay. Yun, puro work from home lang ginagawa ko. So, ngayon ko naisip ko na talaga siya lumabas. I hope na supportan niyo ako, please. Yun lang, ang ganda lang. Iwan ko yung mga link na pinagsasabi ko sa video description. Kung wala man dito sa screen, di lumabas. Nasa video description or sa comment section. Sana take time para hanapin at subscribe sa akin. Yun lang. This is Scottman. I'll talk to you again soon.